Alam nyo ba, sinendan ako ng Toyota ng kotse for my birthday. Sumakto lang naman, pero hindi naman siya sadya for my birthday. Problem lang is, 2 days after, tinamaan ako ng archenemy ko since nung 26 years old ako, which is gouty arthritis, or what you call gout. So anong ginawa ko? Bumili ako ng tinapay sa kanto, pero nag-skyway ako 4 times. Nag-grocery ako last week, pero nag-grocery ulit ako para mag-drive yung auto, syempre. Sisisi nyo ba ako? This is a Toyota GR Supra. Damn! My name is Jacob Oliva, your content manager for philkotche.com. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa mga latest videos namin. Tandaan, Philkotche is the number one car portal in the Philippines. Upo! Oo, upo, upo! Tayo eh! Okay, ano masasabi ko? Ang ganda ng mukha niya. The face of the Supra actually has an imposing vibe na parang sama ng tingin niya sa'yo. Intimidating siya actually pag tignan mo eh. Pero let's go down to specifics. Like, you have the DRL here. It also doubles as your signal lights. And you have 6 LED lights na sobrang linaw niya sa gabi. Sa totoo lang. And then you have a sculpted face that launched 1,000 trolls. Now, you have fake vents here as well na okay lang naman. Pero sabi kasi ng Toyota, the Supra is meant for tuning. So if gusto niyong butasan yan, palitan niya ng tamang vents, that's okay. Oh, by the way, meron nga palang Easter egg tong Supra na I think konti lang nakapansin. Meron siyang red accents sa ilaw. It's a minor detail, pero pag nakita mo parang you can't really unsee that. Now, if you can see the roof, you have a bubble roof. Kung isipin nyo, parang ang weird nyo tignan sa una. Pero there's a purpose for that. That's extra headroom. Lalo sa mga matatangkad na mahihirapan na magkasya sa loob ng sports car na to. Okay, there's no sense in denying this, but the inline 6 engine inside the Supra is actually from BMW and it's coded B58. So let's drop that. This engine makes 335 horsepower and 500 newton meters of torque. Now it's twin scroll turbo, not twin turbo. If you want to know the difference of the two, may sinulat si Cesar an article sa philkotche.com. Check it out. Okay, back to mechanicals. Now, this engine is connected to an 8-speed automatic transmission that sends power to the rear wheels. Now, walang manual Supra ngayon. I guess that sucks. But this one actually has paddle shifters, so you can still shift manually. Pero, you have limited slip differential or LSD and adaptive suspension. So, kaya talo dun, di ba? Yung uli. Oh, yung uli. 19 inches yung gulong. And it's wrapped with Michelin Pilot Super Sport tires na for performance kasi malakas yung grip niya. Yung front wheels ay mas manipis kaysa sa likod, but all fours are fitted with disc brakes na may red calipers. Actually, pag tingnan mo yung disc brakes, parang laki. And of course, the overall look of the wheels, medyo shiny chrome siya, pero hindi naman siya offensive. Para sa akin, maganda siya, but you be the judge. Down at the sides, you have more accents, more details, and more papogi. But sadly, you also have more fake vents. Pag tinignan mo sa malayo yung Supra sa side, mukha lang siyang normal na coupe yung shape niya. Pero pag lumapit ka sa kanya, meron siyang details na nagpapa-unique sa kanya. Like you have the blacked out A-pillar, you have a black matte na side mirror caps. And this is my favorite. This is what I call the love handles. Parang masarap niyang himasin, sarap niyang titigan. Sarap niyang pigain or something. Nice! The rear is nothing sort of subtle. Ang dami nangyayari, sa totoo lang. You have LEDs here na sa gabi actually ang ganda niyang tignan. You have a ducktail spoiler na actually sa Supra ko lang nakita yan. And then you have a diffuser sa baba na nag-house dun sa napalaking exhaust that pops and crackles. Now, meron akong trivia dito. Nakita niyo yung logo ng Supra. Meron siyang Toyota sa taas. Sa US market, wala yung Toyota. But sa Pilipinas and sa Europe, meron. I'm not sure why, pero it differentiates yung Supra for which market. That's the third brake light, and that's the reverse light. If mapapansin nyo, yung Toyota 86 and Subaru BRZ, nandun din. So, para siyang tribute dun sa mga mas murang sports cars ng Toyota. Ito naman yung medyo may problem ako sa Supra. Kasi, kailangan ko pang buksan sa loob just to open this one. So, BRB. Hours later. Medyo nitpick, but
it is what it is. Okay, trunk. Okay na yung space niya, but then again, itong part na to is na-hamper niya yung kung maglalagay ka ng gamit na mabigat. Add that to the fact na medyo mataas yung loading height niya. But then again, this is a sports car, so you won't really ask for anything much. Good thing you have a tonneau na pwede mo siyang itupi, pero bad thing kasi hindi mo siya pwede tanggalin. Pero merong kampang tali ng gamit, and those two are your JBL subwoofers. Okay, loob naman tayo. Okay, interior. I won't lie, this is really, really familiar. If sumakay ka na sa mga BMW of late, sobrang alam mo yung sinasabi ko. Like, you have the fonts, you have the switch gear, pati yung mga placement na, let's say, yung sa ilaw na nandito sa dashboard. This is very BMW. And hindi naman dinenay ng Toyota yun. Like, the Toyota and BMW collaboration includes these parts, including the 8.8-inch touchscreen infotainment system na may BMW iDrive. And that's not entirely a bad thing, because imagine a Toyota with an interior of BMW. That's not bad. As for the steering wheel, you have a leather-wrapped tiller na meron kang paddle shifters na may rubber lining. You have the buttons here, and then you have the logo, pero hindi siya flat bottom. But that's okay. Now you have a very clear and high-tech digital cluster sa harap mo that shows you your daily essentials, your drive modes, and any notification na kailangan sa kotse na to. But if you need to see your speed, you have a heads-up display na nakikita mo dun sa dashboard. Hindi naman siya bago sa mga kotse ngayon, pero alam mo na high-tech yung dalawang auto kapag may HUD ka. Isa rin sa napansin ko sa Supra is maganda yung pagkaka-cluster ng mga controls niya. Like, you have your audio controls here, you have your climate control na dual zone na, and then you have your drive modes here, including the sport mode and to turn off your traction control, and you have the start-stop system. Na hindi ko siya favorite kasi mukha kang namamatayan pag umaandar. Pero for some, they regard this as a fuel saver, which is kind of pointless kasi sports car. Infotainment mo, wala kang Apple CarPlay or Android Auto. Pero if naka-Apple device ka, you just plug it in dito. And then, marirecognize naman ng system na naka-Apple ka. And madali na may integration. Seamless din naman. And ang maganda pa dun, since nandito yung USB and may lagayan ka ng smartphone dito, wala masyadong clutter sa cabin. Another detail na nagustuhan ko sa Supra is this, the carbon fiber center console. Hindi sa cheap plastic like sa ibang mga kotse. And lined siya ng soft touch na leather sa gilid. Now you have cup holders here, dalawa siya, great. Pero wala kang bottle holder sa doors. And malaki naman yung cup holder, kasi yung malaking bote. Plus, you also have a compartment here or a cubby hole para sa mga stuff mo. As for the materials, you have leather. Sobrang minimal yung hard plastics. Actually, parang wala ka nakikita ng hard plastics. Yung seats naman, you have leather na may Alcantara inserts na nagpapa-premium lalo ng dating sa cabin. And ito yung sinasabi ko kanina, which are the bubble. So, kung matangkad ka, malamang-lamang side ka kung wala yung bubble. So, this serves as something na for style and function. Nga pala, kahit mahirap sumakay sa Supra kasi mababa siya, yung seats mo naman ay may memory function. Meaning, you set it and then just save your position para pipinutin mo na lang next time. So, ang sikreto dyan is, if bababa ka na, at taas mo yung upuan mo, sagarin mo na, open the door, and then mas madali ka makakalabas. Now, if sasakay ka uli, pagbalik mo, just press lang number kung saan mo sinave yung seat position mo, and then babalik ka na kung ano yung gusto mong driving position. Di ba? Magic. Now, for your sole passenger, well, mayroon siyang lagayan dito, net, I don't know, for phone siguro or wallet, and meron din namang compartment dito. Although medyo maliit siya, parang yung sa door pockets. Overall, you have spaces and cubby holes. They're not that generous, pero at least, they're there. And one thing, kaya mo i-access yung likod mo from the inside. Sa totoo lang, apart from the whole ensemble of interior and cabin appointments, ang isa sa mga favorite ko sa Supra is yung speakers niya. You have a 12-piece set of JBL na ang ganda ng tunog niya
Well, hindi naman siya Harman Kardon type. Same company naman sila. Pero okay pa rin siya. And sa totoo lang, kung i-compare mo siya sa ibang kotse na may multiple speaker system, sobrang okay na ng tunog niya, especially with its equalizer. Ano? 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 The Supra is actually wide. Parang pag dinrive mo siya, medyo mag-aalangan kung dumaan sa mga makikitid na daan. Which is rightfully so. This car isn't your typical mainstream vehicle. Pero in terms of visibility, medyo may konting kulang. Kasi sa sitting position, like right now, ang baba ng sitting position ko. Hindi ko nakita yung hood. But that's okay, kasi sanay na ako. Instinct ko na yung pag-measure. But for other drivers, maybe you want na medyo taasan yung upuan. These A-pillars aren't intrusive and sakto lang pwesto niya para hindi ka magkaroon ng blind spot. Problema lang, when you're backing down, yung pillar mo sa likod is sobrang mabablock niya talaga yung view. Medyo mahihirapan ka. Good thing you have a rear camera and you have sensors, so hindi na siya mahirap. Plus, pag nag-reverse ka, yung right side mirror mo is magpo-point siya pababa. So makikita mo yung bottom right corner na for some is medyo mahirap pakatamaan ng invisible na obstacle. The good thing about the Supra is, on a regular driving, yung hindi ka masyado nagmamadali, chillax lang, hindi siya kapareho ng ibang sports car na maaalog yung utak mo. Ang ganda ng suspension niya, sabi ko nga kanina, meron siya adapted suspension. So na-absorb niya kung anumang imperfections ng kalsada. Surprisingly, hindi mabigat yung steering feel ng Supra. Which is something na ipagpapasalamat mo sa Toyota. Kasi sa city, of course, or kahit magpaparada ka lang sa garahe mo, ang hassle pag mabigat eh. So okay na okay siya for the whole Supra experience. But then again, kahit magaan siya, hindi vague yung pakiramdam when you're driving. Ang ganda ng ground feedback. Pag mabilis lang, like 100 kilometers per hour, medyo madali lang siyang pumick up ng inputs. So kailangan sturdy ka talaga and hindi ka malikot mag-drive. Siyempre, hindi mawawala ang sport mode sa sports car. So, ang ginagawa niya pag naka-sport mode ka is, hindi tumitigas yung suspension, mas responsive yung throttle mo, and yung transmission mo is medyo bumababad sa gears. Meaning, sasagarin niya yung rev range mo para mas spirited and mas masarap yung driving mo. Eto, sikreto natin to ha. Pero may launch control ang Supra. So, sport mode, and then off main traction mo. Yan. Full mo yung brakes, and then, saka mo yung full. Woo! That's fun! One thing that I like about the Supra, especially sa performance niya, is ang ganda ng throttle response, ang ganda ng power delivery, wala kang hahanapin sa kanya. Whether you let the car shift by itself,
or do it manually using the paddle shifters, it won't let you down. Pero syempre, on public roads, you should do that with good measure. Ayaw mo naman maka-aksidente, di ba? Or maka-aksidente. Grading time na tayo. For aesthetics, ano pa ba masasabi ko? Sobrang ganda ng auto na to kahit anong angle mo tignan. Except siguro if maarte ka sa fake vents. Pero that's sobrang nitpick na yun. So for aesthetics, I'm giving it a 4.5 out of 5. For practicality, again, it's a sports car. So wala kang i-expect masyado. But then again, this car has usable spaces, storage spaces. Notably, yung trunk, it's there. It's not as big as sedans, pero kasha naman yung 1 week na grocery. And nagkasha rin naman yung podcast equipment namin na nilagay kahapon. So for practicality, I'm giving this car a 3 out of 5. Performance. Okay, pag-uusapan pa ba natin yun? But sige, for the sake of this grading, bibigyan ko ng space yung 2021 Supra na nasa US na wala pa dito, which is more powerful, and sana dumating dito. So for performance, I'm giving the Toyota GR Supra a 4.5 out of 5. For value for money, well, you have a sports car that you can drive daily, and you practically get a coupe version of the Z4 for a lower price. So for that, I'm giving this a 4 out of 5. So for Phil Koch's score, you get a great looking car that you want to drive every day. But despite the semantics and technicalities of this car being shared with another car brand, wala kang masasabi talagang sobrang sama about the vehicle itself. So for Phil Koch's score, I'm giving the GR Supra a 4.5 out of 5. Collaborations are everywhere. You have the Flash and Arrow. You also have Jack White and Alicia Keys. Okay, that's weird. You have Parokya ni Edgar and Glock 9. Point is, Toyota and BMW working together to bring back this icon isn't surprising at all. And considering that it brings down the cost of making a vehicle na konti lang naman talaga ang bibili, that's business decision. Now, to some extent, medyo mag-a-agree ako na sacrilege yung pagtawag sa kotse ito as a Supra. But consider this. Yung mga critics ng 5th generation Supra is di naman talaga bibili. And yung mga kilala kong bumili na or yung bibili pa lang nitong almost 5 million pesos na kotse na to is they don't really mind Toyota working with BMW. So sino bang talo, di ba? And if hindi nakipagsanib po sa yung Toyota with BMW, baka umabot ang 3 dekada bago dumating yung bagong Supra. So, mas lalo kayo mga bad tip, di ba? More importantly, with a car that looks this great and drives even greater, considering na may gut ako, ah, would you fault Toyota for that? I don't think so. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's number one online car portal.